I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, hello hello. Mayroon tayong upload videos, update mga bes. Napaka-importante po ito, malaman ng taong bayan. No? So kung nakikita nyo si Commodore J. Tariela ng PCG, spokesperson, I think, yes. Yes, spokesperson ng PCG sa Western Philippine Sea. Nako mga kababayan, hindi na talaga niyang napigilan, no? Talagang ibinunyag niya yung mga tuta ng China na mga Pilipino dito sa Pilipinas. Nako, talagang walang kagatul-gatul na sinabi niya, no? Siyempre, una-una mga kababayan, involved diyan si Digong at yung isang attorney Poke na daldal ng daldal. Yan nga ang sinasabi natin, ha? Kung sino pa yung talagang mahilig magbintang, yung pala igawain niya, no? Nakita niya yung muta ng iba, pero yung gabundok ng muta niya, hindi niya nakita. Yan nga. Talaga naman mga salot sa lipunan ng mga tao talaga, oh. At kasama na rin po yan, yung CEO ng Publicos, I think, no? So, dahil dito mga kababayan, ibinunyag niya, ha? Na talaga namang tuta sila ng pato ng Chekwa. Kung ano man ito guys, ha, basahin ko po sa inyo. Kayo na po balang humusga. Dito po natin makikita itong mga tao na ito. Talagang traidor sa bansa, no? O ito. Ito para sa mga DDS, ha? Masyado yung dinijos yung ano nyo, yung poon nyo. Pero ang laki pala ng pagkakamali niya talaga. Nagagawa niya sa lipunan. Ika nga legacy nako na hindi mo makalimutan. So dahil diyan mga kababayan, pakinggan niyo itong babasahin ko, ha. So ito guys, ha. Ito po yung mensahe ni Commodore Tariela, nako. Basahin ko ng mas malaki, ha. Sabi po ng actually sa post niya ito, pero ito na lang kay impact, no. Ang sabi po ng ni J. Tariela, no? Commodore J. Tariela ng PCG, oh. These are Filipinos and they are participating in interviews or receiving coverage from a media outlet affiliated with the Chinese government. Ay, wow. Grabe, no? Grabe talaga tong mga tao na ito. Tatapusin po natin mga kababayan, ha. Ito yung mga tao na ito, ha, nagpa-participate, ha, dito sa isang network ng ang laging nanghaharas sa Western Philippine Sea. Wow. Doon sila nagpapa-interview mga kababayan. Ang galing-galing na lang talaga nila. Oo. Tapos papalabasin si Pangulong Marcos ngayon ang may plano para ano, mag-create ng gulo. Nako, talaga naman, oo. So dahil diyan mga kababayan, ito, ah. Look, sabi niya. Look, Philippines Coast Guard PCG spokesperson for the Western Philippine Sea, Commodore J. Tariela raises concern about Filipinos participating in interview or receiving coverage from a media outlet affiliated with the Chinese government. Oh my goodness, talaga naman, oo. Kaya pala, mga kababayan, yung si Attorney Poke, eh parang madalas yata yan sa bansang pato, no? Bansang Chekwa, ika nga, yun pala yun. Pakita natin yan mga kababayan. Dito nyo makikita itong mga tao na ito, masasabi natin pang sarili lang ang kanilang inatupag, hindi ang kapakanan ng mga Pilipino. Nako, talaga naman. Ang sinabi po dito, Tariela emphasized that the need to question by China
allows former President Rodrigo Duterte, former President spokesperson Harry Roque, and former Intelligence Director Romel Banlua, and Publicus Asia founder and CEO Malu Tikia to be featured by its propaganda. Tingnan nyo ito. Alam nyo to guys, una-una, no? Ito si Digong. Anong siya'y namumuno? Alam po natin yan. Talaga namang ayaw niya talaga sa Amerika. Bagkos, nakikipag-kasundo pa siya sa... Ika nga, mas pinili niyang kaalyado ang bansang China. Na hindi niya alam itong bansa na ito. Sa bandang huli, siya pala ang ipagkakanulo pa naman. Ipagkakanulo din siya, di ba? Kasi itong bansa na ito, mga kababayan, magaling ito, tuso ito, manggagamit, mga kababayan. Tapos yung anak niya, sabi niya, mangga, yun pala sila, nagpapagamit. Inuuto sila ng bansang Chikwa eh. Kaya tuloy, itong nangyari ngayon sa kaguluhan dyan. Mm-hmm. So, hindi lang po yan, pati ito si Attorney Puke, na kung nakikita yung sa social media, dada ng dada, ha? Walang humpay na paninira. Oh, kahit out of the topic, ika nga, kumbaga, nagiging fake news ang kanyang mga pinagsasabi. Sa totoo lang, mga kababayan, makikita nyo yung mga taong may gawa, no? Kaysa taong kabutihan, ang lagi niyang iniisip para sa kapakanan ng mamayang Pilipino. So dahil diyan, dito ito naman si CEO Malu Tikia, kung makapagsalita sa social media ba, perfect talaga. Tuloy po natin. Tariela suggested that their views may align with the China false narrative and misinformation about the Western Philippine Sea. Eh diyan naman sila eh, magaling. Iisa lang ang narratives ng mga yan eh. Magaling sila gumawa ng black propaganda. Anong sinabi ni Roque? Ang Pilipinas ang nagpuprovoke, hindi daw ang China. Saan kayo makakita? Isang Pilipino, ipagkakanulo mo yung sarili mong bansa. Biro mo yun? Sinisiraan mismo nila ang bansa nila. Malinaw lang sinasabi ni Roque, guys. Ang Pilipinas daw ang nagpuprovoke. Ay, wow. Galing. Ang galing niya talaga. Ang tanong, saan banda? Saan banda nagpuprovoke ang China? Ay, ang ano... saan nagbanda nagpuprovoke ang Pilipinas? Sige nga, mayroon ba? Nasugatan nga yung mga PCG eh, Winater Kinon. Gumante ba sila? Hindi. Hindi sila gumante. Dahil yan ang order ng Pangulo, as long as huwag mag-create ng gulo. Pabayaan na lang sila, no? Anyway, mga kababayan, hanggat maari, mahaba ang pasensya natin. Sa ayon po yun sa Pangulo, ayon niya po ng gulo. So, believe tayo sa ating mga PCG, talagang tinutupad nilang kanilang tungkulin. Hanggat maari, habaan pa yung pasensya dahil ayaw po natin ng gera. Yan ang pinakamaganda. Tapos, sasabihin ni Roque, tayo daw nagpuprovoke. Ay, ang galing. Ang galing talaga itong mga to, mga kababayan. Papakalat kayo ng mga fake news. Kasama yung mga faking vloggers. Agay. Iisa lang ang narrative nitong mga to eh. Ito pa ha. Tarila dismissed claims that tension in the Western Philippine Seas is a cause by the United States, labeling it as in red herring policy. He asserted that the escalation was actually caused by the People's Republic of China, not by America. Tingnan nyo, di ba? Ang pinapalabas nila ngayon, Amerika, kumbaga planong panggugulo or Amerika ang nanggugulo. Pero kung tutuusin at nakikita natin sa dalawang mata natin, mga kababayan, ang walang iba kundi ang China. Ilang beses nang haras. Bakit ang Amerika? Since 1951, correct me if I'm wrong, nagiging kaibigan, nagiging alay natin until this day. Nawala lang yan sa nung Duterte administration, mga kababayan. At bumalik sila ngayon. Remember, ang Amerika ni
sa tagal-tagal ng panahon na nagiging kaalyado natin mga yan, ika nga nagiging kaibigan natin matagal ng panahon, nakikita nyo ba na kinamkam, may intention ba sila na kinamkam ang isa sa mga isla ng Pilipinas sa matagal ng panahon? Mayroon ba? Wala. Diba? Wala silang intention na kamkamin kahit isang isla dito sa Pilipinas. Ha? Hindi tulad ng China. Oh, 'di ba? Sus Maria Jose. Itong mga patutsada, itong mga tao na ito, mga kababayan, gumagawa lang talaga sila ng kaguluhan at ipapahamak ang mga Pilipino. Sa totoo lang. Oh, 'di ba? So malinaw na malinaw dito sinabi. Oh, 'di ba? Oh, he asserted that escalation was actually caused by the people of China. 'Yun. 'Di ba? Sila po ang nagpuprovoke. Sila po ang naggugulo, sila po ang nagwa-water cannon, hindi po ang Amerika. Ang Amerika, kaya nandito yan, sa, dahil ano eh, mayroon tayong exercise, no? Between the Philippines and America, at siyempre ang Japan, di ba? Matagal nang ginagawa ng bansang Pilipinas, at ang Amerika, mga kababayan. Since pa, nagkaroon ng mga exercise dito, between the Philippine Air Force, no, military natin at saka sa kanila, matagal ng panahon na yan. Nung lang nag-stop nung panahon ni Digong, kasi ayaw nila ng sa Amerika, mas gusto niyang kaibigan ang China. Pero anong ginawa ng China? Sige nga, ayan, legacy ni Digong nyo. Kaya nga, dapat paimbestigahin yan eh, yung secret deal na yan. Alam nyo, sabi ko nga, pag nagkaroon ng imbestiga yan, pag-iimbestiga, maraming pangalan madadrag yan eh. Oh, tapos, ganito pa ang sinasabi nila. Ay, ewan ko no, grabe dito mga tao na ito, walang pagmamahal sa bayan. So, sabi po dito guys, Tariela noted deliberate efforts to distance the Philippines from the U.S. and establish closer ties with China during the Duterte administration. However, despite this effort, China continued to harass Filipino fishermen, create difficulties in resupply operation, and unlawful encroach upon the country exclusive economic zone. Oh, see? Sa totoo lang. Oh, anong sabi dyan, mga kababayan? Mm-hmm. Huh? Eh, siyempre, ayaw na Digong sa China, sa Amerika eh. Mas gusto niya, ha? Mas gusto niya ang China. Oh, alam nyo, yung mga yung pangharas ng China, noon pa yan sa kanyang administrasyon, mga kababayan. Ha? Hindi lang po natin nalalaman kasi pinagbabawal ang media doon na magkukuber. Oh, di ba? May pangharas din, ha? Noon sa Duterte administration, hindi lang po natin nalalaman. Oh, 'di ba? Kasi walang nagkukuber. Oh, wala eh. Dumistansya tayo sa Amerika kasi ayaw ni Digong sa Amerika. Oh, samantalang ang Amerika naman, hindi naman sila nagkakamkam ng kung ano-anong kung saang isla man diyan sa Boracay or sa diyan sa may bandang Palawan. O kahit saan sa Pilipinas, hindi sila nagkakaroon ng guys, interest, ha, para lang angkinin or magkamkam ng isla ng Pilipinas tulad ng ginawa ng China. O, 'di ba? Kumukat natin, may nagpapatayo na sila ng base militar yata diyan. Ano nangyari sa Scarborough Shore? O, 'di ba? Ito ang problema sa mga ibang taong nakaupo sa Malacañang sa mga nakaraang panahon. O, 'di ba? Kaya nga, swerte natin kasi Pangulong Marcos Jr. ang nakaupo. Bakit? Eh kung nagkataon, ay ewan ko na lang. Baka pati Boracay mawawala. Baka pati buong Pilipinas ibibinta. Kaya maging mag-ingat kayo ha. Sa mga halot sa lipunan. Tatakbo sa 2025. Bagsak po natin lahat yan. Walang kakwenta. Hindi nila kayang tulungan si Pangulong Marcos Jr. Ha? Makikita ko yung sa ibang mga congressman lang. Talagang tuloy suporta sila sa Pangulo. So anyway, ha? Yan. Intindihin nyo mabuti mga kababayan, ha? Kasi kung explain natin ang mahaba, napakahaba ito. So dahil dito mga bes, ito yung mga tao
na talagang walang pagmamahal sa bayan. Matagal na po yan. Close friend yan kasi si Digong at saka si China. O, tingnan nyo yung nangyari. Noong panahon ni Digong, hindi makapangisda ang mga ano doon, mga mangingisda. Sa totoo lang, sa ngayon lang, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., malayang-malaya sila talaga na nakakapangisda dyan. O, kaya lang, siyempre, pag medyo lumapit sila doon sa may, talagang hinaharangan sila. Pero, so far, so good, nakakapangisda din sila. Hindi katulad noon, ako, mayroong panghaharas at that time ni Digong. Kaso lang, guys, hindi lang tinitelevise. Ito, sabi pa dito. So, yan ang kanyang statement, guys, ha. So, same lang po yan. Binasa ko lang dito kasi big letters ito. Sabi ng Impact Leadership. Ayan, Ayan ang kanyang statement. Talagang binunyag niya mga kababayan ang nangyari. Bakit? Ito ang sinabi ni Digong kung bakit. Nagparticipate sila, nagpapa-interview sila sa bansang China, sa mga media nila doon. Ito si Digong. Ay, wow, social si Digong. Ang sabi ng Global Times, Global Times, the Philippines has no quarrel with China. And it's the US that is trying to push for a war. Former President, Philippines President Duterte, adding the Americans won't die for Filipinos. Tingnan nyo si Digong, guys, ha? Sabi niya, there's no quarrel between the Philippines, between the China. Eh, wala naman talaga, mga kababayan. Ha? Kaso lang, nung sumiklab yung nalaman na yung pangaharas ng China, doon na tayo nag-uumpisa na nagtataka, bakit? Diba? Anong walang pagkakwarel? Hindi ba nakikita yung pagwa-waterkey noon? Ha? Pangaharas yun. Kung pagdating sa mga pag-i-export, pag-i-import, mga pag-i-export, wala naman problema sa atin between the China . 'Di ba? Hindi naman ano 'yun . Hindi nagkakaroon ng epekto doon pagdating sa mga export, no? Pero pagdating dito sa problema dito sa Western Philippine Sea, 'yan ang pinoproblema natin ngayon. Pilipino ang nagsasuffer. Bakit? Dahil dito sa mga kagagawa ng ibang politician. See? Tapos sabi niya pa, pinagbibintangan pang US. Di ba? And it's the it's the US that is trying to push a war. Di ba? Baliktad. Kailan ba mga kababayan nagbibigay ng motive ang Amerika para mag-create ng war dyan sa Eastern Philippine Sea? Wala, di ba? As in, wala. Ano naman ang masama kung magpapatayo sila ng IDCA dito sa Pilipinas? Matagal na nga alay natin ang Amerika since 1951 pa po yan, hanggang ngayon. Walang masama doon. Dahil, mas magandang kaibigan itong mga puti. Although mayroon tayo mga nakaraan in the past, well, past is past na yun. Iba na ngayon. Bagong generation ngayon. Tingnan nyo, talagang mas pinapanigan niya ang China kaysa sa Amerika, guys. Siya daw, ang Amerika ang nag-uudyok para magkaroon ng gulo. Sus Maria Joseph, ito talaga si Digong kahit kailan. Biro nyo, mga kababayan, nagpapa-interview sa Global Times. Hindi sila nagpa-interview dito sa atin, sa bansa natin. So, malinaw na malinaw, ito yung mga taong ito, hindi pwedeng pagkatiwalaan sana. Kung nalaman nyo naman ng mas maaga, hindi nyo na sana binuto itong taong ito. Huli na . Ayan . Siya pong nagsabi niyan. Nagpapa-interview. Na sa Global Times. Sa Chikwa. See? Mga salot sa lipunan ng mga tao sa mundo. Ayan. Ito pa isa, mga kababayan. Ayan . Sino yan? Si Atty. Pukey.
Anong sabi? Anong sabi? Oh, the Global Times, ayan. It is a misplaced belief that America come to Philippines. Assistant former president, presidential spokesperson Harry Roque said, the issue between the Philippines and China are better resolved through negotiation and diplomacy rather than litigation. Ayun naman ang ginawa ng ating mahal na Pangulo, mga besi. Hindi nga siya nagki-create ng war. Taliwas doon sa mga black propaganda nila sa social media na kaya pumunta ang Pangulo sa Amerika dahil nga maglilika ng gulo. Kailan ba? Kailan ba? Never at never sinabi ni Pangulong Marcos Jr. yun. Ang lagi niyang hinihiling sa state visit niya is kapayapaan lamang. Iwasan, lumabag sa batas ng international law. Ipinaglaban niya ang Western Philippine Sea na yan ay isang isakop ng economic zone ng bansang Pilipinas. Kung makikita niyo sa mapa, malinaw na malinaw ay sakop po ng Pilipinas. Ang napakalayo ang China. Mm-hmm. Pero dahil dito sa mga lumalabas na secret deal, there's a possible, sabi nga ni si dating Supreme Court Justice Carpio, na isinuko ni Digong ang Ayungin Seoul. Ito po ang gusto natin malaman. Ano ba talaga? Na ang pinapalabas ng China, mayroon pong secret agreement. Ngayon, pakita ko mamaya yung bagong sinabi ng spokesperson ng China na mayroon daw. Bakit patuloy dinideny ni Digong yun? Agoy, paktay tayo ni Day. Ito nagtiwala siya kasi sa China . Kaya tuloy, nilaglag siya din ng China. So dahil dito, biro mo ito si Roque, no? Sa totoo lang. Napakadaldal ito, mga bis. Sobrang kadaldalan. O, diba? Wala namang issue talaga . Wala naman issue ang Pilipinas at saka ang China. Kung tutuusin, mga kababayan. Pero dahil dito, nabunyag itong secret deal na ito. So, magiging maingat ang pamahalaan dito. Na sana, mabawi natin yung dapat natin mabawi sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. At least nakikita natin na ipinaglaban niya ang Western Philippine Sea. Sa kabila ng mga black propaganda, itong mga salot sa lipunan, hindi niya po, kumbaga, pinapansin yun, ini-ignore yun. Yung mga black propaganda kasi hindi po nakakatulong sa pagresolba ng problema dyan sa Western Philippine Sea. So yan si Roque, mga kababayan. Kaya pala panay ang punta niya sa sa China. At siya rin ang nagsabi. Kaya sila nagrarally, lulusobin nila ang Malacanang. Kaya pala, todo rally kayo. Todo rally, todo pananira sa Pangulo. Mayroon pala kayong tinatago. Hindi kayo naloko. Mm-hmm. Kasi, ganito yon. Kaya sinasabi ko, todo paninira, todo black propaganda, yun pala may tinatago. Anong tinatago, mga kababayan? Bakit ang China nang haharas sa PCG natin? Yun ang ibig kong sabihin. Bakit tayo hinaharas kung wala naman ding kadahilanan? Diba? Kung walang secret agreement, kasunduan, ika nga, ng past administration, supposed to be, hindi tayo po haharasin. Pero dahil siguro, mayroong secret agreement, kaya po, nang haharas sila. So, ibig sabihin, mayroon silang pinanghawakan. Na ngayon, ang pinapalabas, ng spokesperson ba yan? Mamaya basahin ko, na sinasabi niya, mayroong secret agreement, bakit todo deny si Digong? Nakaw! Ito, tapusin natin ito guys . Ayan, si Roque. Napaka-bitter ito, napaka-daldal. Kung ano-anong pinagsasabi niya laban sa Pangulo. Hindi mo alam kung saan niya kinukuha yun. Parang napaka-illiterate yung, ika nga, yung pag-ugali ng mga to. Parang ugaling kalye. Hindi na lumalabas yung nila pagka-professional. Nawawala sa mga bunganga nila lumalabas. Ayan guys, ayan, nakita nyo.
Ito yung mga tao na sinasabi ni Commodore Tariela, tuta ng Chekwa. Ayan. Eh, di kayo naloka. Tingnan nyo. Malinaw na malinaw na in-interview, di ba? Yan, oh. Pangalan pa ng ano yan. Walang date. Alam ko, kailang date yan. See? Yan. Alam mo, galit na galit yung mga nagko-comment, guys, ha? Ito, isa rin ito. Global Times, ayan. We cannot be a proxy in a war the U.S. wants to pursue in any place in the world. Agay. The Philippines is not prepared to bear the risk internally and with its economy for any war. Philippines Observer. Sino yan? Yan. Maria Lourdes Tequilla, founder ng CEO ng Philippines, ha? Ng Publicos. tama din ang analisa ko. Ha? Yung mga sorbet na mataas si Sarah kasi nga pro Duterte. 'Di ba? Kaya hindi po ako maniniwala sa sorbet ng Publicos. Tama nga yung sinabi ko. Ha? Kasi pro Duterte nga. Kaya pala ano yan, mind condition. Oy, hindi buplak sa ang majority ng Pilipino para hindi alam. Kaya alam na namin ngayon kung sinong dapat iboto sa 2028. Ngayon alam nyo na. Yan, kaya mataas ang sorbe ni Garutay. Ayon. Anong sinabi? Global Times, ayan. We cannot be a proxy in a war the US want to pursue in any place in the world. The Philippines is not prepared to bear the risk internally and with it is economy for any war. Philippines Observer. Hindi nyo naman kasi pwede, guys, no? Ang mga black propaganda na ito, pinapalabas nila, parang US ang masama dito. Ha, 'di ba? Parang ang US ang nag-escalate o nagpaplano o parang nagpo-provoke. Bakit? Kailan ba nagpo-provoke? Kailan ba nag-provoke ang US or nagkaroon ba ng ano? Ng motibo ang US para mag-create ng gulo? Hindi, 'di ba? Ang alam ko China eh. Ah, yung pagwawaterkino ng ilang buwan na 2023 pa. Pag saboy ng malalakas na tubig yung water cannon. Bakit, anong dahilan? Siyempre may dahilan 'yan, guys. Mayroong pinanghahawakan ng China kung bakit sila nanghaharas. 'Di ba? Parang ang ibig sabihin ko oops. Pag-ari namin 'yan. Bakit patuloy kayong dumadaan dito? Mayroon na tayong usapan na ito na yung deal natin. Parang ganun ang dating, 'di ba? Kaya bawal kayo dito dumaan. Pag-aari na namin ito. Agay. Ano yan, guys? Parang kaisipan ko lamang. Nako, iyan na naman po tayo. So yan. Binabanatan nila ang Amerika. Ang Amerika ngayon, pilit talaga nilang sinisiraan. Na sila po ang may plano sa panggugulo. ewan ko. Samantalang hindi nakikita nila yung China ang totoong nagpo-provoke, 'di ba? Hindi po tayo pupunta sa away. Hindi po tayo magki-create ng war. Ayaw ni Pangulong Marcos Jr. yan. Sana Madam Tequilla, ayusin mo na rin yung magsalita. 'Di ba? Sana sinabi nyo, hindi Pilipinas ang nagpo-provoke, hindi din ang Amerika ang nagpo-provoke, ang China ang nagpo-provoke. Of course, hindi niya sasabihin yan. Diba? Magkano ba ang ano ngayon, guys? Yung dollars ngayon? Magkano palitan? Di wow. yan. Ano ngayon ang kapalagay nyo, mga kababayan? Yan, ang mga tao. Kaya ngayon, mag-ingat kayo sa mga ano nyo. Mga binubuto nyo. Kaloka. Sabi niya pa dito, guys. Mayroon pa siya sinabi. I believe that non-regional countries should act neutral players in the negotiation instead of active and involved players on the South China Sea issue. Open dialogue should be pursued and background negotiation maintained on the non-negotiation issue.
Alam nyo, mga kababayan, ang Pangulong Marcos Jr. nakikiusap po yan through the diplomatic protest. Nakita nyo ang pamulo, ang Pangulo pumunta doon sa China last 2022 ba yun? 23? Oh. Siyempre, mayroon silang pinag-usapan. Yan ang sinasabi natin, diplomatic protest. Nakikiusap siya sa presidente ng China na sana hindi nagkaroon ng harassment, magkaroon na lang ng kapayapaan. Pero anong ginawa? Walang narinig ang China. Although, mayroon tayong panghawakan dahil na natalo tayo sa UNCLOS noong 2016. Pero guys, hindi po nila kinukonsider yun. Oh, na sana man lang ay pinaglaban ni Digong para lang parang ano eh no, parang binawala niya yung pagkapanalo natin sa international law. Wala eh, tayo ang nanalo diyan, oh, sa Western Philippines eh. Ibig sabihin sakop ng economic zone natin 'yan. So, see, tingnan niyo mga bes. Ang naginawa ng mga past administration. So, sabihin na lang po natin, kasi sabi nga ni Trililing na hindi daw sila ang may gawa kung bakit na yung issue dyan sa Western Philippine Sea. Pero kung titingnan natin, mga kababayan, yung statement na ibinunyag ni General Parlade na itong ES ni dating Panut Aquino, kumikita ng milyon dyan sa pagtatambak ng buhangin sa kung saan ang ipinatayo ng base militar ng China dyan sa Western Philippine Sea. So, ibig sabihin, sa panahon pa ni Panut, mayroon na ng mga hindi magandang nangyayari. So, dahil dyan, mga kababayan, kung mayroon man, inumpisa ng Panut, ngayon, ang sa akin lamang ay parang tinuluyan. Tinuluyan na ni Digong nyo. Tinuluyan nyo ng sinuko. Di kayo naloka. At isa pa, mga besa, sabi ko nga, pag nagkaroon ng investigation yan, malamang maraming pangalan ang masasangkot. Tandaan nyo yan, guys. Maniwala kayo sa hindi. Maraming masasangkot na pangalan dyan. Baka kasama pa si Aling Maliit Kamu, no? Hindi lang po yan, mga kababayan, ha? Dahil dito, sa ibinunyag ni Commodore Tariela, ay malaking katulungan nito sa mamayang Pilipino para malaman nila ang totoo kung sino ang salot sa lipunan. Guys, 2028, mag-ingat tayo sa ating ibubuto. So ngayon, ano po ang masasabi nyo dito, mga kababayan? Pasahin ko yung mga nagkukomenta. Yung confidential and intelligent funds have left the conversation. Sa Pilipinas, mahirap makasuhan, mapanagot at makulong ang politiko samantalang pag-ornera. Samantalang pag-ordinaryong Pinoy, lalo yung walang kaya, mabilis pa sa alas 4 kumilos. Kasi ang batas natin, guys, hindi naman instantly na ikulong mo kaagad. Proseso po 'yan, no? Mahabang investigasyon po 'yan. 'Yan po ang minsan na hindi naintindihan ng ating mga kababayan. Not instantly na ikulong mo 'yung isang tao pag nalaman mo na may ginawa siya na hindi ka nais-nais sa bansang Pilipinas. Siyempre proseso, imbestiga, litisin, bago makulong 'yung isang tao. E nga, may process. Sabi, salute to Commodore Tariela for calling out these traitors agay. Sabi niya, it's a clear evidence that they committed treason, pagtataksil sa bayan. Paktay tayo day. Taksil at traitor, modern days makapilis. Ayan, check mo sino ang owner ng Global Times agay. So anyway, mga kababayan, ito po yung sinabi ng bansang Chekwa. Spokesperson yata ito, no? Diba, itong secret agreement, nag-viral ito. Na dinideny ni Diggs na walang talagang secret agreement na talaga. Pero ang sinabi ng spokesperson
no? Ng China. My goodness, ito guys, oh. Yan. Ang sarabi ng Manila Bulletin News. Agay. Huh? China has asked the Philippines what is its intention, why it keeps on dismissing former President Rodrigo Duterte a gentleman's agreement with the Chinese leadership. Agay. Oh, mga DDS, pasok. Oh, 'di ba? Ito kasi sa Digong masyadong nagtitiwala sa China. Oh, ngayon nilaglag ka na. Oh, ayan guys, oh, tingnan nyo. Oh, see? Did you see this? Oh. Oh, ayan. China to PH, why you keep denying the gentleman agreement? Agay. Ayan, sino ba 'to? Spokesperson ba nila 'yan? So ito guys, ah. Ito yung bago nilang palabas 9 hours ago. Oh, see? Yan ang sinasabi ko. Sana po, no, ang ating mahal na pangulo ay dapat tutukan niya ito. Ano ba talaga ang katotohanan para malaman din ng taong bayan? Ha? Oh, alam niyo naman si Pangulong Marcos Jr., pinaglaban niya po 'yan hanggang mabawi niya. I wish, no? At ipanalangin natin na sana po magtatagumpay ang pangulo sa pamamagitan ng kanyang pakikiusap, no? Na sana po hipuin ng Panginoon ang puso ng China, lalo na yung presidente, na ibalik sa atin yung para sa atin. Dahil wala naman po tayong alam kung ano man ang agreement na ginawa ng past administration. Ito po ay pagtataksil sa bayan, na without knowing ng Filipino people, o kamukat-mukat mo, nawala sa atin yung ating sakop o ikapag-aari natin na matagal ng panahon. Wala namang ganyanan. Ngayon lang sa mga taong, ay, ewan ko, sa mga ibang politisyan na pulpul. Oh, see? So, dahil dito, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Na sana po, no, tuloy-tuloy ang pag-pray natin. Walang imposible sa Panginoon. Pag tayo manalangin, kapit kamay na hipuin ang puso't isipan ng presidente ng China na maibalik sa atin ang ating pag-aari. Kung kinakailangan, ibalik natin yung pera nila. Why not? Di ba? Papayag for sure ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye bye bye. And babus, kayo na pong balang humusga, no? At mag-comment. God bless Philippines at mag-ingat po tayong lahat. Bye 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 and babus.